noon at ngayon. DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, alas 11.38 ng tanghali. DYPR, Balita Tanghali. Magandang tanghali ng Sunang Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ngayon ay araw ng Huwebes, October 28, 2021. Narito na ang mga pangunahing balitang dapat yung abangan ngayong tanghali sa DYPR Balita. Mayor's permit na inissue sa Ipilan Mining illegal ayon kay suspended Mayor Mary Jean Feliciano. Suspendidong mayor ng Nara na si Gerandi Danao, excited nang bumalik sa pwesto. Mga nasasawi sa COVID-19 sa lungsod, hindi mapipigilan kung hindi susunod sa health protocols ayon sa City IMT. Mahigit 50 pamilya na makatutubo apektado ng panibagong pagbaha sa Brooks Point. Headlines. City Fire iginiit na bawal ang pagbebenta ng gasolinang nakabote. Headlines. Sa Cuyunon News, PNP Anti-Cybercrime Group mag-aimbestigar sa pagpabakal ang mga online passport appointment slots. Sa ating balitang showbiz, Palawenyo designer Robert Gonzalez balik online fashion show. Sa balitang good vibes, baby binturong sa Nashville Zoo pinusuan online. Abangan ang detalye ng mga balitang yan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo, Palawenyo, dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292 or 0917-322-3787. Magmula 1995, nandito na ako sa Palawan bilang kontraktor ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Environment and Natural Resources, DNR. Isusulong ko ang economic development, education, health, and sport. Unity above all, pagkakaisa sa lahat. Katutubo ka man, Muslim, Kristiyano, lumad. Importante tayo ay magkakaisa. Magkakaisa tayong harapin ang lahat ng problema at sama-sama tayo sa lahat ng laban at hamon ng inaharap. Ako po ulit si Engineer Nelson Gabayan, kasama ang buong pwersa ng Team NM Gabayan at Serbisyong Palawenyo. Ay inialay ang aming buong lakas para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan. DYPR Balita Tanghali. 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mayor's permit na inissue sa Ipilan Mining illegal ayon kay suspended Mayor Mary Jean Feliciano. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Sobrang mainis at sobrang pagkadismayang nararamdaman ni suspended Mayor Brooks Point Mary Jane Feliciano sa pag-issue ng mayor's permit ni acting Mayor Jaja Cansona sa Ipilan Mining. Sabi ko ni Feliciano, illegal ang issuance ng mayor's permit dahil hindi nito sinunod ang tamang procedure tulad ng paggamit ni acting Mayor Cansona ng sanggunian na endorsement na 2010 pa na wala ng visa para magamit sa pagbibigay ng mayor's permit. At nakalagay umano sa kanilang comprehensive land use plan na ang lugar na niminahin ay tourist zone kaya dapat baguhin muna ang CLUP bago ito minahin na dadaan pa sa mabusising talakayan bago madesisyon
dapat may clearance din galing sa EDIT bago magbigay ng mayor's permit, ha, na malabong mangyay dahil nakapag-issue umano ang EDIT ng notice of violation laban sa Ethereum mining, kaya malabo na makakuha ng itong nasunod ang tamang proseso. Inaasahan na rin daw ng Mayor Policiano ang nangyari na kaya siya pinasuswindi ng minahan para mahawakan nila ang acting mayor at mapasunod sa gusto nila. Haltang-halta umano na pera lang ang halabanan sa insurance ng mayor's permit basta nangyari. At alam umano ito ng mamamayan ng Brooks Trent. Naghahanda na umano sila ng isa sa pangkaso laban naman sa acting mayor at ang taong bayan ang bahala sa kanilang ginawa. Kahit itinago ang approval ng mayor's permit ay may nagmalasakit pa rin umano para madiscovery ang ginawang ito ng acting mayor ng Brooks Point, Palawan. Romy Luzares para sa DWPR, muna sa puso ng mga Palawan mo. Sa mga nangyayari ngayon. Pero ina-expect ko na na yun talaga ang mangyayari. Kasi kaya nga nila ako pinasuspende para yung taong pumapabor sa kanila ay yun ang kanilang maipaupo at sumunod sa kanilang mga wishes. Pinag-uusapan na po namin yung pagsasampa ng kaso kasi illegal naman yung illegal naman yung kanyang pag-issue. Alam mo ba na kailangan nga bago ma-issuehan ay mayroong SB endorsement. Abay, ang ginamit na SB endorsement yung 2010 pa na yun ay na-revoke na yun. At ang isa pa ay nakalagay sa aming approved na Municipal Comprehensive Land Use Plan na yung area na miminahin ay forest zone. So, kailangan baguhin mo na dapat yung CLUP. Dapat gawin mo ng mineral zone yun bago pwedeng mapaglagyan ng minahan. Kaya yun, isa lamang yun sa mga violation na ginawa. Tapos yung sa NCIT pa, dapat mayroong clearance. Dapat sa ito nga lang, mayroong notice of violation na binigay ang NCIT sa Epila Nickel. At yun ay furnish din ang LGU na dapat ay bago mag-issue ng mga clearances, unahin muna ang clearance na ibibigay ng NCIT. Hindi rin nila tinupad yun, hindi rin nila ginawa yun. Kaya halatang-halataan naman talaga. Ano, may tingin nyo, pera-pera na naman ang gumana dito kahit napadali? Ay, alam na ng taong bayan. Patatalino ang taong bayan. May pagpagkataon pa po ba na mahabol itong mayor's permit na hindi umubra? Kasi kung sabi nyo po illegal yung pagkaka-issue, hindi pwedeng maging ito yung magamit kasi hindi dumaan sa tamang proseso. Oo, hindi dumaan sa tamang proseso. At sinikreto, tingin lang namin nalaman. Kaya sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon kasi alam ko may order sa mga taga munisipyo na huwag magsasalita, huwag magsasabi. Pero mayroon naawang tao na naka-screenshot niyan at napadala sa amin. Para, kasi kung hindi, abay, patatapos na lang pala yung mayor's permit na hindi pa namin nababalitaan. Nakagawa na po kayo ng legal move dito para maharang yung mayor's permit nito? Nakikipag-usap pa kami sa mga abogado na tutulong sa amin. Opo. Pero sabi ko, in the meantime, nakikita nila, kakampi namin ang Diyos. DYPR Balita. Pang tinig ni suspended Brooks Point Mayor Mary Jean Feliciano. Sa ibang balita pa, handa at excited na makabalik sa pwesto ang nasuspending mayor ng Nara na si Mayor Girandi Danao. Si Danao ay nakatakdang bumalik ngayong November 25 matapos na patawan ng Provincial Board ng 20 months suspension dahil sa administrative case sa iba't ibang kaso kasama ang pagbibigay nito ng permit sa isang sabungan. Ang dating 20-month suspension ay naibaba sa 14-month suspension matapos katiga ng Malacanang ang apila ng kampo ni Danao. Sa kanyang pagbabalik munisipyo, sinabi ni Mayor Danao, gagawin niya ang dapat gawin upang makapagbigay ng tamang serbisyo sa mga mamamayan ng Nara. Alam daw niya na marami pang kasong nakaabang sa kanya na maaring isampa ng kalaban sa kanya pero nakahanda siya dito. Nilinaw ni Danao na hindi siya nagka-interes sa posisyon ng gobernador kahit malakas ang usap-usapan noon na posible siyang tumakbo bilang gobernador ng Palawan. Sabi ni Danao, hindi kailanman niya naisip na tumakbong governor ng Palawan dahil gusto niyang magsilbi muna sa kanyang bayan sa Nara bilang mayor. Para sa kanyang magiging katunggali sa susunod na eleksyon, sabi ni Danao, dapat umano siyang paghandaan ng kanyang magiging kalaban. Ako ay hindi nangangako sa gagawin ko. Dumarating lang yan, gagawin lang natin yan. Kung ano man ang dapat gawin, huwag lang tayong mangako sa mga tao kasi mahirap po mangako. Kung ano po ang pwede nating maibigay na para guminhawa ang taong bayan, gagawin po natin yan at sana suportahan din nila tayo kasi hindi naman natin kayang gawin yan kung tayo lang mag-isa.
Alam ko, puro kaso ang inaabang nila sa akin bago ako makabalik uli dyan. Talagang inaabangan nila ako ng puro kaso dyan. Nakahanda na raw po yung mga kaso para sa akin dyan. Handa po ba kayo sa ganun ngayon? Okay. Ay, hindi po ako natatakot dyan. Wala po akong ninakaw ng pira ng gobyerno kahit 5 libo. Nag-consider ba kayo tumakbo as governor din? Wala po tayong desisyon na ganyan. Mm-hmm. So mayor lang talaga? Opo, apo. Saan niyo tayo narapo? Ngayon po, mayor, mga kalaban ninyo siyempre, yung anak ng dating, you know, matagal din naghari sa NARA, opo, na si board member Prince Di Maala. Opo. Sa tingin niyo po, ano po yung magiging laban ninyo ngayon dalawa? Ay, bahala sila. Basta ako, lalabanan ko sila. Nakahanda naman kayo kay Prince, ganun. Ayan ang tinig ni suspended Mayor Gerandi Danao. Sa ibang balita, mga nasasawi sa COVID-19 sa lungsod, hindi mapipigilan kung hindi susunod sa health protocols ayon sa City IMT. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Patuloy pa natataas ang bilang ng mga masasawi sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa COVID-19, kung patuloy rin na nababalawalain ng publiko ang mga pinatutupad na minimum health protocols. Ito ang sinabi ni Dr. Dina Palanca, ang City Incident Management Team Commander ng Puerto Princesa, kasunod ng muli ng pagtaas ng COVID-19 deaths. Sa lungsod na ngayon ay pumalo na sa 337 mula March 2020. Ayon kay Palanca, ilang buwan na nilang sinasabi sa publiko na mag-ingat at sumunod sa pinatutupad na health protocols. Pero marami pa rin anya ang tila ayaw maniwala at patuloy na lumalabag dito. Dapat anyang tandaan na limitado lamang ang kapasidad ng mga ospital sa lungsod at maging sila sa CTIMT ay kulang na rin sa medical staff para tugunan ang pangangailangan ng lahat ng tatamaan ng nasabing sakit, kaya talagang pahirapan ang paglaban sa nasabing virus. Kung hindi pa rin anya susunod sa kanilang mga panawagan ang marami sa ating mga kababayan, asahan na anya na patuloy na tataas at mas marami pa ang mamamatay sa lungsod dahil sa COVID-19, lalo na ang mga hindi pa rin nagpapabakuna hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyan, muling umakyat sa 970 ang active cases ng COVID-19 sa Puerto Princesa, na muling nadagdagan na mahigit sa 6 matapos ang sanang mababa pagbaba na nitong nakaraang 2 araw. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa No. 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR Balita Tanghali. 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa Baritang Kuyunon, PNP Anti-Cybercrime Group mag-imbestigar sa pagpabakal ang mga online passport appointment slots. Ang Baritang Kuyunon, yatid ka natin ni Ms. Nanette Pejapco Trampe. DYPR Balita. Insubo ni Police Chief Guillermo Eliasar ang Anti-Cybercrime Group na imbestigaran ang imbabaritang pagpabakal ang mga passport appointments na libreng intatawi ang DFA.
Ing buwan ni Eliasar ang kasuguan makatapos na pakimana ni DFA Undersecretary Brady Dodulay ang PNP NPI na ipanwa ang mangaran ang mga tao sa likod ng Facebook page nga kapritin sa arit madating na passport appointment. Makunsi Eliasar sa nang tutulanan, ing pagkukuwas ang anti-cybercrime group na imbestigaran igmagwati mga pagi na madakot ng mapanapatani ang mga tao sa likod dyan. Hindi tayo tugutan na itong mga OFW nga mabiktima, labi pa sa timpo ang pandemya nga makuri ang pangapoy. Agpunda si Eliasar na hindi gamitin ang mga servisyong dya. Ang appointment slot para sa mga consular services ay libre, makunan DFA. Inkunandara sa Facebook na kilalaan, igpunasin ang mga account nga dan. Ang mga biktima ang pagluko nga dya, isa lang reklamo sa iba-ibang platform sa PNP isumbok. Nanette Pedia po Trampe para sa DYPR Balita, ang sakunan sa tagipusun ang mga palaweni. DYPR Balita! Sa ibang balita, mahigit 50 pamilya na makatutubo apektado ng panibagong baha sa Brooks Point. Ang detalye ng balita niyan, hatid ni Romy Luzares. DYPR Balita! Dahil sa pagmimina sa Brooks Point, kaya 50 pamilya na makatutubo ang apektado naman ngayon na ito ayon kay Mayor Mary Jean Feliciano. Inilikas umanuman ito dahil sa laterite na pumasok na sa mga bahay na may ito bukod pa sa nasirang pananim nila at basaka na may mga laterite na rin. Ito umanaw ay patunay lang na walang mabuting dudulot ang pagmimina at nararamdaman na ito nila ngayon. Marami po nang maapektuhan ang mga mamayan nila sa Brooks Point, Palawan kapag nagpatuloy ang maminaan ito sa kanilang bayan. Ang naranasan pagbaha ngayon ay hindi umuno naranasan noon kaya kitang-kitang epekto ng pagmimina sa buhay ng mga taga Brooks Point at kabuhayan ng mga residente ng Brooks Point, Palawan na posibleng makapag-base pa ng buhay kapag patuloy ang kakaharapin nila sa kanilang bayan. Romy Luzares para sa DYPR, ang sa puso ng mga Palawan. Doon sa impact area, sa kunting ulan lang talagang pumapaha na at itong nakaraan nga doon sa barangay Mambalot. Opo, opo. Ay yung baha kasama na yung putik na pula na galing doon sa mga punong pinagputulan, yung puntok na pinagputulan nila ng libo-libong mga puno. Kaya ramdam na, kita na ng mga tao yung epekto. Pagkatapos dito sa ano naman, sa barangay Ipilan, ay nagkaroon naman ng landslide. Nandoon nga ako ng kagabi at nakakaawa yung mga kababayan natin katutubo. Doon sa ano, sa landslide ay more than 50 families. Oh, dami. Mga ITs. Opo. Tapos dito, marami apektado kasi sa Rizal Mambalot ay yung mga pasakan doon na pinasok na ng laterite hanggang bahay nga nito yung putik eh. Sa mga tata, hindi naman nangyayari yan before. Tapos sa barangay Barong-Barong nagkukwento rin na ngayon noon kailangan yung ulan isang linggo bago kami bahain. Ngayon parang ilang oras lang baha na, kitang-kita na talaga na okay. Ito pa nga lang, yan pa nga lang ang tagawa ng minahan sa amin doon sa isa sa bundok na yon. Eh how much more kung dalawang mining companies, large scale mining companies ang nag-ooperate na. Nakakaawa. DYPR Balita. Yan po si Brooks Point suspended Mayor Mary Jean Feliciano. Sa ibang balita pa, City Fire ay giniit na bawal ang pagbibenta ng gasolinang nakabote. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Muling iginiit ng City Fire Marshal na mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pagbibenta ng mga tingi-tingi at nakaboteng gasolina sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay City Fire Marshal Chief Inspector Nilo Caabay, maliban sa delikado at malaki ang posibilidad na pagmula nito ng sunog ay bawal rin ang paglalagak o pag-iimbak ng mga gasolina o anumang petroleum products gamit ang hindi otorisadong lalagyan o containers. Hindi anya ibig sabihin na hindi sila nakakapag-ikot para mag-inspeksyon at kumpiskahin ang mga ito ay wala na silang ginagawa at tinotolerate na ng City Fire ang pagbebenta ng mga nakaboteng gasolina. May iba lang anya silang mga ginagawang trabaho pero hindi sila nagpapabaya at itong mga nakaraang buwan ay una na silang nagsagawa ng operasyon laban sa mga nagtitindang ng tinging gasolina sa lungsod. Ito ay kasunod na rin ng isinagawang sunod-sunod naman na operasyon ng mga sito na mga fire marshals sa iba't ibang munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan at Kinumpiska ang mga nakikitang nag-ibinibenta na nakaboteng gasolina. Patatanda na taong 2003 pa
nang magpalabas ang Department of Energy ng kautusan kaugnay sa pagbabawal ng pagtitinda ng mga tingingan, gasolina. Subalit marami pa rin ang tumatangkilik rito lalo na sa malalayong lugar. Pero ayon kay Kaabay, hindi na ito maaaring gawing dahilan sa ngayon dahil napakarami na anya ng gasolinahan sa lungsod. Maging sa malalayong barangay, hindi tulad noon na kailangan pang pumunta sa kabayanan o city proper para lamang makapagpakarga ng gasolina. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Sa ibang balita, bilang paggunita ng First National Livestock and Poultry Month ngayong buwan ng Oktubre, ang livestock program ng Department of Agriculture Mimaropa ay namahagi ng 50 native chickens sa isang kooperatiba sa bayan ng Aborlan. Ayon sa Department of Agriculture Mimaropa, ang napagkalooban ng mga native chicken ay ang Aborlan Rainbow Marketing Cooperative sa Barangay Iraan, Aborlan, Palawan. Layunin nito na makadagdag sa kanilang pangkabuhayan at maparami na rin ang magagandang lahi ng native na manok. Naging matagumpay ito sa pakikipagtulungan ng Dairy Production and Development Center. DYPR Balita. Abangan sa aming pagbabalik, Palawan, yung designer Robert Gonzalez, balik online fashion show at ang Baby Binturong sa Nashville Zoo, pinusuan online ang showbiz balita at good vibes balita sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Jitem. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it. With Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calianan Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita Tanghali. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, Palawenyo designer Robert Gonzalez balik online show. Ang detalye ni Showbiz Balita mula sa Showbiz Insider Joel Contribida. Showbiz Balita. Balik online fashion show ang Palawenyo designer na si Robert Gonzalez. Ito ang Queen's Chanera na mapapanood online sa darating na Sabado, October 30. Gaya ng dati, makakasama ni Gonzalez ang iba't ibang designer sa buong bansa na kasapin ng Fashion Artist Philippines. Ang Queen's Chanera ay magatampok sa mga original gown ni Gonzalez para sa mga debutante. Alam naman nating most celebrated ang pag-18 ng isang dalaga kaya mahalaga ang mga isuot nitong gown. Featuring ang kanyang model na si Angelica Legjoy Bagona sa online show. Ito na ay ika-apat na online fashion show ni Robert sa grupo ng mga designers, headed by their director na si Kata Junior Figueroa. Alas 6 sa Sabado, mapanood sa YouTube ang nasabing fashion show. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At ngayon naman po para sa ating Balitang Good Vibes ngayong tanghali. Isang baby binturong ang pinanganak sa Nashville Zoo sa Amerika nitong October 1. Sa video na pinost ng Zoo Borns, galing sa Palawan ang binturong o mas kilala rin bilang Palawan Bearcat. Sinabi sa post na nocturnal na hayop ang mga binturong, pero hindi sila related sa mga bear at mga pusa. Pinakita sa video na kailangan painumin ng gatas sa bote ang baby binturong dahil hindi kaya ng nanay nito na magbigay ng gatas. Kuha ang video sa veterinary office ng Nashville Zoo. Ang Zoo Borns ay isang news page para sa mga cute na baby animals para magbigay ng awareness at suporta sa conservation programs nila. Taong 2008 pa nagsimula ang Zoo Born site.
Karamihan sa mga komento ay nagsabing cute ang mga baby binturong at pinasalamatan nila ang zooborns dahil madala makakita online ng video ng mga baby na bearcat. Sa mga liagaglimag ko yunon, Amos, madal kita ko yunon, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita iko yunon. Mayad nga daw aring duntanan mga tangay, bug, titinaig mga gurang-gurang. Ako yung duntangay nga si Ryan Ibanez, ang indong katabid sa tang pagadali lingwayin ko yunon, ang opisyal nga lingway, yung probinsyang Palawan. Sa adlong adyaw, bisarang ko yunon nga tangadalan, mamanang Luwaw. Ang Luwaw mamanang kalit lang mga pagbisita nga kadangmitan para magpangumusta. Sa Tagalog, ang Luwaw ay pagbisita o pagdalaw. In English, Luwaw is a short visit, usually to check on someone's well-being. Ta gamitin ta sa tingtultulanan ang bisarang Luwaw. Ang Luwaw kami kilula kapun, dutusan ng balay sa sugod. Mga tangay, kadangag tagag manta, igamitin ta tang lingwain ko yun. Diyay nung tangay Ryan Ibanez, mayat nga daw aning tuntanan, amblig. Amos! Madal kita, ikaw yun nun! DYPR, Balita Tanghali! At muli po naming paalala sa lahat ng hindi pa nakakapag-register para sa para makaboto sa May 22 election or 2022 elections. Yan, pumunta po kayo sa mga opisina ng COMELEC na malapit sa inyong mga lugar dahil dalawang araw na lamang ay tapos na po ang extension o yung deadline ng extension ng voter registration. Yan. At magandang tanghali kay Teacher Kay Juancho, kay Teacher Lance Aldrin Ajon. Good noon din kay Irene Dila Rosta, Noraline Mendoza, Victor Latori Gabasan at sa lahat po ng nakikinig sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at ina po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng tanghali. Ako po si Ruth Rodriguez, magandang tanghali. At para po sa ating Christmas countdown, 58 days na lang. 58 days na lang po, araw na ng Pasko. Ako si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang DWIZ 94.3 Palawan. What if and help facts of Vegemax capsule? What if and help facts of